tama. 99 pesos lang ang gigat games. Oy, games eh. Makikita mo kaagad Carl Easy Lancelot eh. Hindi nirespeto. I don't like the disrespect. I don't like the disrespect, man. This is a mistake. This is a mistake. Yung ginagawa nyo sa lineup nyo, yung ginagawa nyo sa picks, ano to, pamigay? I don't like it. Pinamigay. Kumbaga parang pamigay, no? Parang pamigay. Ano yun? Disrespect. Seriously, Manjin, hindi ko alam. Feeling ko may balak talaga yung RRQ. May plano, no? May balak talaga itong mga to. Kumbaga parang may secret plan eh. Kasi kumbaga, akong akala natin, pamigay, para bang sinasabi nila dito. Teka lang, Kuya Rakar, Kuya Manjin. Pamimigay talaga namin yung Lancelot. First game, siguro. Oh. Ano to, download game? Parang download game eh. Parang kabastusan yun. Parang oo nga eh. Pero feeling ko, pag nabalagbag yung RRQ dito, kailangan na nila ibang game 2. Tingin ko. Magsisisil sila dito. Pag I can deposit. Pag hindi yun, hindi mo pa talaga dibinan. Ewan ko na lang. Totoo. Kumbaga, ito yung kasalanan mo, tapos inulit mo pa. Parang ganun eh. Pull me once, shame on you. Shame on you. Pull me twice, shame on me. Yeah. Pull me thrice, ano? Shame on us too. Ganun. Naglolokohan na tayo dito. Naglolokohan na tayo. Hindi ko na alam kung harapin. Ano ba nangyayari dito? Parang maganda yung... maganda yung mobility ng RRQ. Maganda mobility, napakabilis actually. Mm-hmm. And Vin, kontrolado pa rin yung ginagawa netong si Few on the Lunox, which is surprising kasi hindi na nga nag-parsa. Ayun, si Few, hindi na napayagan mag-parsa. Oh. Kaya sa ngayon, si Carl Tizzy ang nag-focus nila. Saan, titignan natin dito dahil tumutusok ngayon si Lasty. Medyo safe yung dalawang players natin dito. Actually, Rankard, kung iisipin mo mabuti, hindi rin basta-basta makakagalaw si Cartesi kahit Lancelot siya, no? Kasi pwede siya i-lockdown dito ng Akay, eh. With Psycho. Oo, with Psycho pa yung nag-Akay, ah. Ay, oo nga. Ito yung binabanggit mo kanina sa akin na talagang malagbag. At saka kung iisipin mo, ang ganda rin pala nitong pick ng ng Khalid. Sa mechanics, yes. Actually, pan-lockdown yan into the Sylvana. Pag nag-Imperial Justice, alam mo na kung saan yung bilog. Oo. Kasi bilog mo plus bilog ni Sylvana, equals yun lang yun. Ah, so parang gumagawa na agad ng target. Oo, may targeting system. Si Lasty para sa sarili niya. Pero kailangan kasi gawin ni Lasty yun. Alam mo bakit? Kailangan. Kasi mag-miss si Whisking eh. Kailangan niyang gawin yun. Oo, alam niya hindi tatama. Alam niya eh. Alam niya hindi tatama. The timing is real. So titignan natin ngayon kung paano to babalagbugin ng Bren Esports dahil nako parang tagilid ko Rakart kasi mukhang may plano ngayong RRQ kasi kung iisipin mo nagto-turtle na sila at mukhang si Pew pa yung madadali ay medyo masakit ko Rakart masakit oh no binigay nila Lasty na stun na na stun si Lasty dito and that is of course the first blood and make that triple kill in total for RRQ Hoshi medyo nagkakaroon ng konting farm si Kuya Shin dito, Kuya Rakart, ha? Nagkakaroon tayo ng konting asim dun sa mga turtle buff. And right now, they are going to be able to get some gold. Pero ang problema ngayon, Manjin, is kaya pa naman eh. Si Few, ayan na, sumasakit na. Nananakot na. Silak. Wala pa kasi ultimate si Few. Patikim lang. Wala pa siyang level 4 eh. Oo, pag nagka-level 4 yun, balagpag talaga yun. Ibang kwento. Kung baga nakita kasi na level 3 siya eh. Kaya medyo alam niya na medyo, teka lang, tagilid, di mo na tayo lalab. Pero nakita mo yung mga pokes niya? Iba. Masakit pa rin talaga ang Lunox eh. Kasi ang Lunox, percent damage yan. Percent ng buhay mo mawawala dyan. And eventually kasi ang Akay, talaga magpapalaki ng buhay yan. Kasi mas better para at least mag-withstand yung mga damage output. So talagang itong Lunox, babalagbagin siya mamaya. So, kailangan talaga. So ang ibig mo ba sabihin, Kuya Rakart, dito, mas pumapabor ka sa late game ng Bren Esports? Sa totoo lang, yes. Oh. Kasi maganda din yung pwesto ni Rebo. Hirap din, mahihirapan din itong lap na to. Oo, mahihirapan din because of the health. And here comes the fire strangling. Papasok si Psycho ngayon. Psycho with the petrify. Nako, pero pulado kagad si Lasty dito. Oh no, tagilitata ang vapor ng Bren Esports. Pero una mawawala ngayon. Actually, si Pew pala. Nako po. Si Pew. Aray. Oo. Aray. Pero again, sa bot lane, nakakuha naman ng gold. Ito, si Rebo. So it's all good in the hold. Plus yung turtle buff na kay Carl Teasing sa ngayon. Oo, palag-palag pa to, Kuya Rock. Palag pa to. Ano nangyari doon, Kuya Rock? Parang mali ata yung positioning natin eh. Malakas yung early game kasi ng RRQ Hoshi in terms of the Khalid, in terms of the Matilda. Malakas, masakit ang early game. Yung Matilda nila, tank type. Ay, naku, so ibig mong sabihin dito, hindi talaga tayo kagad makakabakbak. Hindi talaga agad. Oo. Sa late game yan. Sa late game pa talaga tayo. Ayun na yung unang bakbak natin dyan. As Flap Easy will set up that kill. And Shin ngayon ang pulado. Eto na, napapaligiran na kayo, RRQ. There you go, Few. Pero pulado kagad. Ay, naku, binuhangin. Dinaan sa buhangin. Aray. Under the tower, ang daming tower hits na tinanggap yun doon. Ni Pew. Malalim ba yun? Malalim nun, tol. Malalim. Parang medyo malalim. Ito, the double tusok technique. Lasty and Carl Dizzy. Pero tumatakbo na si Aray. Ang sakit ng Khalid. Oh! Yung Khalid, tol. Ang sakit.
Parang ito ata ang plano, Kuya Rocket, ah. Ano ba, ano ba? Parang six-man is the key, eh. Six-man is the key? Hidden, ano? Hidden, hidden jutsu, eh. Oo, oh, bakit ganoon? Bakit natatalo sila dito ng Khalid, Kuya Rocket? Ano bang meron sa Khalid ngayon? Para bang, kasi kung iisipin mo, may damage yung Khalid. May heal pa ng Matilda. Tama. Oo. Area of effect plus may guiding wind para mas maging mobile itong Khalid na to. So talagang bumibilis siya. Tama, tama. So kailangan maging maingat ang brain kasi kung iisipin mo, itong Khalid na to, may sandwalk pa. Tama. Napakabilis and hindi mo kayang basta-basta malayuan. Oo. So kailangan mong hindi tiisin. Pero wala kang choice. Oo. Titiisin mo talaga yung bawas. Kailangan tiisin ang brain dito. Pero Rocket, ilang minuto tayo sa tingin mo ang tansya mo para umabot tayo ng late game? 12 minutes, tol. Oo. 12 minutes, 14 minutes. Pag quits lang sa gold, papalag ang brain esports. Papalag ang brain. Kasi kung iisipin mo, ang dami nilang damage output dito. It meron is. Silang Alice kay Doc Rebo. Nako, basic-basic pa yung pinagamit kay Doc Rebo. Alice basic pa. Oo, nako, tignan pag binigyan natin. Mo ng basic hero si Rebo, nako po, nakakatakot mga kaibigan. Oo, yung mga hero talaga na one single target pindutan lang, Kuya Rocket. Tama, tama. Gera kong gera yan para kay Kuya Rebo. So ngayon, Bren Esports, they're backing, they're leaning towards the ultra late game na gusto sa lineup nila. Kasi kung iisipin mo, Rock, para bang lahat ng damage dito sa RRQ kay Kuya Claude lang eh. Tama. Kay Shin lang. Kadalasan na halos yan kay Shin lang talaga. Si Vin, ngayon lang yan. Oo. Pero mamaya hindi na babawas yan. Si Wizking yung pangalawa, tapos posible din si R7 pang Islalinggoy. Pero ayaw. Ngayon nahuli na si Lasty. Aray, 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 aray. Naipit, inipit, inipit si Lasty. No, napakapayat na nga ni Lasty. Iipitin nyo pa. Kaya nga, masakit yun. Masakit yun. Ako po, 9K na nga ang buhay dito ng turtle natin. Ako, as a Team RRQ will take that for free. At Shin! Naku, Kuya Flap Tizit, aray! Aray! Naku, napapamigay yata ang mga bagay-bagay, Kuya Manjin! Nawala kasi si Lemon din dito eh. Parang yung gigil ng Bren, hindi nila magamit eh. Or iba ba yung pinaghandaan ng Bren? Parang iba eh. Parang kasi si Lemon ang pinaghandaan eh. Aray, 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 aray! Oh, okay, kalma muna, kalma, kalma, kalma. Kalmalicious, kalmalicious lang! Silang view, ayan na! Naku po, lalaban, lalaban. Grabe din kasi yung pick ng ano, no, ng Akai dito with the Matilda. Sinigurado nila na hindi makakaporma basta-basta si Carl Tizzy. Si Carl Tizzy. Kasi kung iisipin mo, Kuya Rockard, itong Matilda pick na to, maganda talaga siya sa mga tank na mga setup eh. Tama, sa mga tama. Tank na, kunyari, Atlas, Tigreal, Akai. Naku, si Rebo. Si Rebo pa, mahuhuli. Ay! Naku, gagalawan. Umi-N1 pa. Pero hindi na pala sabat. Sa mid lane naman. Ito si Wizking nag-aantay din sa pwestuhan ni Carl. Hinahunting niya si Carl TZ to. Hinahunting. Naku, Kuya Rockart. Sabi ng RRQ dito. Anong hindi nag-research? Kuya Manjin, Kuya Rockart. Nag-research naman kami. Pero hindi ban. Ang ni-research namin, counter. Biruin ang sarili namin galaw. Ang sarili namin galaw. Kung iisipin mo, hindi maka-moves. Si Carl TZ, kasi nga may Akai Matilda eh. Kumbaga, mahuli siya eh. Tama ba? Oo, oh, tama. Oh. At pati ito na. Lalaban pa sila with that Khalid. Mahirap labanan yun. Mahirap talaga labanan yun ngayon as the Khalid will now go in. Here comes Carl TZ with the ultimate. Pero inabangan siya dito. Blazing duet. Nako po. Kulang sa ano, Kuya Rockart? Kulang sa tulis. Kulang sa tulis yung panusok. Hindi pa na sa bato. Hindi pa natasahan. Hindi pa natasahan. Kulang sa tasa. Kailangan pa ng oras. We need to buy time. Buy time muna. Let's buy time, mga tol. Kumbaga kulang. Kailangan nang tawagin si Looney dito. Si Looney, bakit? Kailangan nang kunin ang pantasan ng labis. Pantasan ng labis? Sabi kasi na Looney ngayon, alam mo na kung ba't may pantasan ng labis. Kailangan nang kunin yung pantasan ng labis dito. Kulang nasa sa tasa. Napurol kasi kagabi. Kakatusok po mo man. Gamit na gamit kasi yung spada kagabi ni Carl DC sa mga kalaban niya sa alter ego. Pero nakalimutan niya tasahan. Kailangan. Napagod siya eh. Sa umaga, tasahan mo muna. Oo, naku, nabitin sa tasa, nabitin mga kaibigan. Pangatlong turtle makukuha dito ng RRQ Hoshi. Oh my God. And 5,000 halos lamang yung gold lead. RRQ laban sa Bren. Parang bang Kuya Rakay ang ginawa ng RRQ dito, kinontrol nila yung ano no, yung mid fight para kasing pag Matilda kasi hindi ka talaga mapopoke eh. Tama ba? Oo, tas tinutulungan mo pa yung magpopoke sa kalaban mo. Ay oo nga. With the guiding wind. Oo nga. At nako Kuya Rakay, parang yung sinabi mo dito na Yusuf at Lancelot ay hindi magiging effective. Nako, R7 coming in. That is of course the setup and that is of course Blazing Duets coming out of scene and scene getting kills right now. Four heroes ang mawawala sa side G. Oh my G, Kuya Rockard. Pero ganitong-ganito din ang storya ng Todak at storya ng Alter Ego kagabi. Game 1, balagbag. Oh my God. So, pero parang nag-research ka. Nag-research ka. De, sa tingin ko, hindi yun eh. Ano yun? Tingin ko, hindi ito yung lineup na pinaghandaan ng Bren. Ay, nako, kaya pala nilagay yung six-man at seventh-man. Kahit ako na, confused din ako sa Akai pick at bakit na kay Psycho.
yung Akai. Akai Peak. Diba? Oo nga. Kumbaga kasi, sabi dito ng RRQ Oshi, alam nyo, hindi naman porque 6 man, 7 man, hindi na maglalaro. Kumbaga nag-a-under secret training. Ayang mga yan. Grabe yung secret training. And si Shin on the Cloud. O ba, El Clasico to? El Clasico. Tsaka kung iisipin mo, mukhang si Wizking kasi talaga dito. Mukhang ano talaga eh. Parang, kumbaga nag- The X-Factor. Nag-X-Factor sa ano, sa Singapore. Oh. Kumbaga nag-secret tied out dun sa capsule ni Goku. Naglaro. Hindi nagpakita buong linggo. Kasi wala, hindi nagsistream. Wala eh. Walang stream, walang kahit ano. Walang kahit ano eh. Nako, item parang check na, to, item check. Tama, Kuya Rakat. Makakabot pa kaya. Ano ba mga gamit ngayon dito? So far, so good naman si Carl TZ on the way to 3 items. Oo. Pero siya nakakatakot kasi pang on the way to 6. Oo nga. Nako po. Medyo nakakatakot to. Mahaba, ma, ano, tagilid ang babor. Kung ikaw ay Bren Esports, ayun na, nauli pa si Pew. Hindi si nga. Pew, hindi na makagalaw. Iba nga, ibang klaseng galaw nga, Kuya Rakat. Let's see. Ay, buhay pa si Pew dito. Pero papasok ngayon si Ribo. Here comes the Black Dragon. Coming out of Lap Easy. But Vin is here. Coming in with the Gloom. And now, last dito on sa batang gilid. There you go. Carl TZ na patakbo. Pero yung buhangin, nandun ako sinalubong. Ay, sinalubong niya si Shin. Naku po, si Shin nadali. Ay, naku. Oh my G, what a disaster. Pwede mo na ilista ako, Rockart. We're going, lista na to. We're going to game number 4. Mahirap, matagal. Unless talagang sobrang milagro na panalo ng Bren tong game na to. Right now, we need to go to, what, 14 minutes ng quits tayo. Pero right now, ang laki na, ang lamang, 10,000 gold lead ang ginagawa ng RRQ Hoshi. Ang laki talaga at ang laki din ng kills. Mga kaibigan, the kill difference between RRQ and Bren. And I think RRQ Hoshi, they want to end this. It's all about the secret technique. May secret technique, Kuya Rakat, ang RRQ. Secret right away. Very difficult to answer, pero hindi pa yata tapos. Lalaban pa yata ang Bren Esports. Kaya pa kaya hindi na tapos, minions na sa base. Tapos ang boxing. RRQ will take game number 1. I can't believe it, Kuya Rakat. I cannot believe it. Ginawa tayong bata. Sino magpe-predict na hindi pala lalaban ang mga alas? Ng Pilipinas. Ng Pilipinas ng ganun. Parang ginawa tayong bata, Kuya Rakat. Kaya nga eh. It's a basic. It's a basic. It's a basic. So, ako, may teorya na akong ano yung game na to eh. Ano? May teorya na ako eh. Ano to? Ito yun, tol. O, si Carl tatatawa na lang eh. Tatawa kasi kahit siya alam niya eh. Alam niya yung ginawa ng RRQ Hoshi dito, which is, literal na sinusubukan nilang sirain yung confidence nitong si Carl TZ. Carl TZ. Na, bakit? Labas mo yung Lancelot mo? Oo. Pero kuha mo yung mga hero na pangontra dyan. Kino-counter nila. Diretso sa Lancelot.